excited ako yung kwento to dito po. I think Sir Christopher Deleon is the first actor na nakilala ko na isang na, sa Philippine show business. Christopher Deleon siya po yung pinakauna kasi my mom is a huge fan of dito po. And I remember way back nung medyo bata-bata pa ako, we would always watch his films. And lalo na pag nag-aaway sila ni Ms. Wilma, parang naiiyak kami pareho. So every time, and Tito Bo also reminds me of my father, so parang pareho yung tindig nila. And yun nga, my mom is a huge fan, so every time pupunta akong taping, oh baka gusto to ni Christopher Deleon, nadalhin mo itong tigoy sa kanya. Dalhin mo na. No, ako naman yung Tito Bo, pero we, it's just... No, I'm also, kasi yun yan, tuwa ako makatrabaho sa Tito Bo. It's parang just to see him with that dedication and the passion. And I think the addiction to the craft na meron sa Tito Bo, it's just so inspiring para sa generation namin. Because he's so serious with what he's doing. And when I see him, naisip ko, maybe that's what I'm supposed to be. I want to be exactly like you. Right. And I always tell kids, like, grabe, Kim, naka-excited ako sa Tito Bo. I'm so happy. Yun, I'm just overwhelmed every time I see him. Siyempre meron, grabe. But Tito Bo makes us feel very comfortable sa self. Yes. Eto na, Kim. Una, happy birthday, Tito Bo. Happy birthday! Pa-BDR! Ano, ako naman naka-work ko si Tito Bo. Maiksi lang sa ikaw lamang. As in, super duper fast. The three generation. Yeah, sobrang memorable yun. And then, naisip ko, sana mas matagal. Kasi yung kabako nun sobra eh. Isang beses, mga few scenes lang. And then now, ngayon na, papa ko siya. Oreo Vaz pa po. 2016. Yes, I'm very happy to be working with Kim again and to be given this opportunity. Like ABS-CBN and also Dreamscape family. It's always fun to be around them, and I'm so proud and happy na napabilang po ako dito. And of course, kay Kim, tagal na namin hindi nagkasama. It feels different, but at the same time, yung energy and yung chemistry is still there na every time nakatingin ako sa kanya na ano pa rin ako. It feels like the first time I was working with Kim. Wow! Okay. After 3 years na. Ako naman, syempre, magkasama kami, and then nung nagka-eksena kami, parang nalibago kaming dalawa. Kasi character eh. Oo, wow. Nasa character kami. Tapos parang nagtawanan kami. Teka, sandi, parang mahirap pala yung mag-umarte. Parang from the top, ulitin natin to. Yung diba mga yung ganun. Kinsey yan dito? Diba? So parang nakakapanibago din na gawin ulit. Kasi parang natulog siya. Parang adobo na pinatulog mo yung oil. Ang sarap! Namuti siya. Oo. Tapos pinainit mo, minicrowave mo. Yun ganun na ulit. Sarap. Oo. So parang ganun yung feeling. Adobo. Adobo na dinit. Gusto ko isang adobo mo talaga kinumpara. Kasi yung ulam ko kagabi, dinit ko yun naman. Sarap siya. Kim, ano sabi ka? Hindi naman na kasi kailangan i-not show, pero parang kita naman na ng lahat. And then, yung mga roles na ginagawa namin, hindi naman na kami tweet thumbs, chummy, ganyan. Yung mga ginagampanan naming role is something very challenging also for us na hindi naman siya ginagawa every day. Na hindi ko naman siya sinasabi sa kanya on a normal day, shoo! Hindi naman ako gano'n. Wala naman akong gano'n. Pero ano, masaya lang to work with someone that you really know. Yun. Ako nakalimutan ko na eh. Hindi kasi kami nagbibilang ng panahon. We count our ano, each and every day our moments together lang. We don't count. 7 years? 88. Charot eh. Hindi ka na. Binibigay naman na namin lahat. Baka yung numero amin na lang. Oh, wow. Pero can you say nga na mas lumali, mas mahal niyo pa ngayon ang isa't isa, Kim? Kasi nagka-travel kayo madalas, di ba? Oh, masaya naman, masaya. And I'm very happy na kung ano yung gusto ko, gusto niya rin. And then, parang
parang ano, we share our experiences and memories as one. Oh, as one? As one. Yung gano'y parang aswang. So nakikita mo na Kim na talagang ano, in the future talagang aswan na kayo ni Xian. Grabe. Parang siguro we take one day at tulungan mo. Kaya mo yan. Ano? Kaya mo yan. Hindi, parang one day at a time, na-enjoy namin yung company namin together. And then, yun, let's see what will happen. Ganun. Ayaw naman namin unahan yung future. So kung ano yung ngayon, nakausap na namin ngayon, yun muna yung chine-cherish namin. Sa totoong buhay ko. Sa totoong buhay. Ah, growing up, lagi ako nag-wonder nasa yung papa ko. Lagi siya nawawala. Kapag may special event, ang dami kasi niyang pinupuntahan. Hindi kasi siya bahay, city siya. So, nililipad niya talaga yon. So, ano, hindi, habang lumalaki, okay na ako na wala akong father figure. Pero pag may special event, nandyan siya. Kunyari, ano, awardan ako ng honor kasi ako nung elementary ako. Gusto ko lang sabihin. Parang awardan, yung parang, ah, sino pupunta, sino aakyat? Tapos magulat na lang ako, ah, si Papa pala. Dumating pala siya. So, yun yung naging motivation ko na mag-aral ako mabuti para every time meron akong award, pupunta siya. Tapos may mga birthdays. Wala, naiyak ako po eh. Maraming strong women dito sa cast. Actually, lahat eh, parang yun yung in-exude din yung strong. Paano sa, tapos lahat kayo halos parang nagkaroon kayo ng mga highly emotional na eksena together. Starting with Miss Eula at Chuck, and then Miss Shasha, and then the rest. Ano po yung view ninyo sa konsepto ng Sapawan? And how do you make sure that this doesn't happen to you? Ayun, gumagawa kayo ng eksena. Yun din ang gusto kong tanongin sana pa rin siguro ng director, but siguro the best people are, ano, the best are the actors to iwasan ang sapawan with sa mga eksena. Yes, Miss Eula. Miss Eula? Loser ako dito, so siya ang mananalo. Eksena niya to. Tone down ako. Kung gusto mo naman na, okay, labo-labo kayo, primero, labo-labo kayo, and then, but, ending ng scene, siya ang panalo, ipibigay mo yun sa kanya. Kasi, hindi ako naniniwala na i-up mo to, i-up mo rin yung i-up niya to. Ang sakit sa tenga. Ang pampangit panoorin, sobra kang selfish nun kung iisipin mo lang yung sarili mo. Pero sa tinagal-tagal ko na sa industry, ganun na sa tinagal-tagal ko na, mas concerned ako sa ikagaganda yung outcome ng project kesa sa pansarili ko. Kasi mapapansin ng tao yan, ay sobrang sabik naman to sa camera or ano, di ba? Parang ayaw magpalamon or mararamdaman ng audience to eh. Mas ang concern ko ikagaganda ng project. Technique ba yan? Or you learn from that? From what? Workshop? Seminar? Or no. Saka kapanood mo lang din. Minsan, ay, mapapansin mo yung pag may pinanonood ka, ay, ang galing naman ito, eksena na ito. Alam mo yun yung parang ensemble, ganyan. Mas magandang panoorin yung ganun kesa sa, ay, hindi nagpatalo si ganito o ganyan-ganyan. Mararamdaman ng audience yun eh. And then, ibigay mo kung para kanino yung eksena. Mas naniniwala ako sa ganun. Sorry. Sa akin naman ako na-experience sa ganun. Normally kasi, sa amin nga, meron kaming confrontation, pero dahil sobrang bait ng character ko, siya lang talaga very quiet siya, nakikinig siya. Pero, kumbaga, hindi pa rin ako ganun katara eh, no? Sa totoong buhay yan, ay hindi pa pwede yan, di ba? Oh, totoo naman yun. Tama yung sinasabi niya, may give and take na kinakailangan for a scene to work. And syempre, meron din kaming director eh. So, sila din ang nag-guide sa amin. So, wala naman akong na-experience sa tagal ko na rin sa pag-aartista na merong ganun na sasapawan ka. Siguro pa kung sa
entablado. Pwede mangyari yun. Kasi meron ako sa entablado, sa stage talaga meron ako mga narinig na storya. So ako din nagugulat. Tinanong ko yung isang veteranong actress, sabi ko, paano kang ma-upstage kung nasa stage ka? Sabi, biglang yung kausap ko nasa likod, eh nakatalik, gaganong ka ngayon. Hindi makikita yung mukha niya. These are things that normally you wouldn't think of doing, di ba? Pero syempre sa camera, hindi pa pwede dahil may mga angulo. So, sa palagay ko naman, hindi talaga papalaga ng director mangyari. And tama rin si Miss Eula, sinasabi niya na mas maganda yung project kung talagang lahat nagko-cooperate, di ba? And I've worked with this ensemble na talaga namang everybody's very giving. Dahil mas after kami sa kalalabasan ng proyekto, hindi yung kung ano yung paano ba ako ma-upload itong project na to as an actress. Who's next, Miss Valdez? Ruffa. When you work with professionals, sorry. I mean, yun nga, ito ko sasabuan, what's your concept, view of it? At saka nangyari na ba? Paano maiwasan? That's never happened to me. And when you work with professional actors, katulad ng mga kasamahan ko dito, katulad ng sinabi ni Miss Eula, talagang give and take yan. And normally, pag ang mga eksena mo, mahuhusay at magagaling, nadadala ka na rin. So, I'm very fortunate na mahuhusay yung mga ka-eksena ko. Ngayon naman, kung meron akong ka-eksena, hindi naman masyadong mahusay, ako naman nagiging patient. Diba? Kasi iniisip ko na lang na I was 13 years old once at hindi rin ako marunong mag-Tagalog noon. At medyo hindi rin ako masyadong mahusay. I'm not saying na mahusay ako ngayon. But I'm just saying, hindi ako mahusay noon. Nagbibigay din ako at nagiging patient ako. Kumbaga, hindi ko trabaho na sigawan yung ka-eksena ko. Trabaho yun ng director. Susumbong mo na lang sa production at saka sa director. Hindi naman. Quiet na lang ako. Nakikita naman nila. Looks, ano, yung you had a powerful scene with Bea Alonzo sa Betty La Fea. Napansin ka ng gusto doon, di ba? Yes, with Bea, she's such a giving actress and mahusay din talaga si Bea. So, even if marami kaming confrontation scenes, hindi kami nagkakaroon ng sapawan. Kasi mabait siya, ako yung mataray. So, kaya angat na angat yung ano. Yes, and I'm sure pag may ka-eksena naman ako na pareho kaming mataray, actually kami na misin. Oh my God, ito. I'm looking forward. But my character kasi is more happy-go-lucky, yeah. I'm more campy. Amusing. Yes. Si Miss Eula naman, parang tinataasan lang ako ng isang kilay. Sabi ko, gusto ko matuto ng ganyan. Tumataas lang yung isang kilay. You know, so, nagbibigayan talaga lahat dito. So, kayang iwasan ng sapawan talaga? Wala talagang sapawan. Mm-hmm. Shine? Wala. Dito nagbibigayan kami lahat. Tsaka, di lang ako yung second wife. Laging... Ikaw din yung medyo. Nakinig ako every time ko eksena ako si Miss Yu. Kilay pala. Oh my God. Hindi naman ah. Hindi naman. Napakahusay talaga. And nakakatuwa na lahat talaga ng mga artista na nandito talaga. Sobrang nagsusuportahan kami, nagtutulungan kami. Which is nakakatuwa. Mas madalas nga niya akong masampal eh. Oo nga. Ako lang yun ang paprovoke, pero mas madalas ako masampal. Diba? If I may add, no? Siguro, kunyari, kahit hindi ako yung eksena, pero napansin ko na kung yung ka-eksena ko, feeling ko hindi masyadong okay, I refuse na i-go yun kasi affected yung buong eksena. Siyempre, mag-uusap din ang, alam din naman ng director yun eh, na parang hindi yata, i-ano mo ulit, diba? Gagawin natin, i-take ulit natin hanggang sa magawa niya ng tama. Diba, Direk? Yes. Ayaw namin ng putyo-putyo in term nila, diba? Gusto namin maganda as a whole, walang mapipintas, hindi yung, hindi ka magaling. Ako, mapapansin. Teamwork talaga, yes. Dito sa...